dahilan lang nga po ay naging controversial. Ito pong ipinapatayong Senate building sa Taguig. At para po sa seryosong usapan tungkol dito, mapapakinggan natin. Makakasama natin live si Attorney Chel Jocno sa segment na No Joke kay Chel Jocno. Mga karapatan mo, seryoso dyan si Jocno. Sino rest back mo? Chel Jocno. Dito Jocno. Attorney Chel, take it away. Magandang gabi, Elaine, at sa mga ka-RH at sa mga nanonood at nakikinig. Nagpa siya nga si Senator Cheese na suspendihin ang construction ng bagong Senate building. Ito'y matapos madiskubre ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong chair ng Committee on Accounts, ang paglobo ng budget nito. Ayon kay Escudero at Cayetano, mula sa initial na 8.9 billion na budget, ay nadagdagan ng 4.1 billion bago maging Senate President si Cheese. At ngayon, nangangailangan pa daw ng 10 bilyong piso para makumpleto ang proyekto. Suma total, aabot daw, ito ha, sa 23 billion pesos estimated cost ng bagong Senate building. Grabe! 23 billion pesos! Mm-hmm. Ano yun? Joke? Sa sobrang laki ng halaga, pati si Senator Cheese ay hindi makapaniwala. Anya, para sa akin, mahirap lunukin at kagulat-gulat naman talaga. Nung nakita ko ito, nagulantang ako at hindi ko inasahan na ganong kalaki ang gagastusin para sa magiging bagong tahanan. Umalma naman si Senadora Nancy Binay sa paratang ni Sen Cheese at Sen Cayetano. In question niya kung saan nila nakuha ang price tag na 23.3 billion, gayong dalawang phase pa lang ang ginagawa sa proyekto. Ayon kay Sen Nancy, 10 bilyong piso pa lang ang naibid out ng gobyerno para sa proyektong ito. Dagdag pa niya, di mawala sa isip niya na may bahid ng politika ang paglutang ng issue. Hey Elaine, ano ba talaga ang tunay na halaga? Mm-hmm, ito bang issue ay politicking lang o nanggagaling ito sa girian kaya nila Sen Nancy at Sen Alan Peter? Nako. Pero teka, bago ang lahat, bakit nga ba magpapatayo ng bagong Senate building? Ang katwiran ng nooy senador na si Ping Lacson, siya ang sponsor ng resolution sa pagtatayo ng bagong Senate building, ito ay para makatipid ang gobyerno. Umuupa lang kasi ang Senado sa GSIS building at umabot sa 2.24 billion ang binayad ng upa mula 1996 hanggang 2017. Katumbas ito ng average na 127 million na upa kada taon. Pero alam nyo, may simpleng tanong po ako. Nalulugi ba ang gobyerno sa upa na binabayaran ng Senado sa GSIS? Maaring malugi ang pamahalaan kung nirerenta nila yan sa pribadong kumpanya. Pero hindi naman ganun ang sitwasyon eh. Yes. Gobyerno din naman ang GSIS. Pero sige, okay, fine. Sige na lang, tanggapin natin na ang layunin ng paggawa ng bagong Senate building ay makatipid ang gobyerno. Eh babalik tayo sa tanong, paano siya umabot sa estimated 23 billion pesos kung totoo nga ang sinasabi nila Sen Cheese at Sen Alan Peter? 8.9 billion ang initial cost. Pero kamukat-mukat mo, ayon sa mga report, ang 8.9 billion na yan ay para lang sa tinatawag na core and shell. Kumbaga sa bahay, pader lang at bubong ang katumbas ng 8.9 billion. Hindi pa papala kasama ang laman ng building. Ayon rin sa mga report, naglaan daw ang Senado ng halos 2.4 billion para sa finishing. Kabilang na dito yung mga pintuan, bintana at tiles. Pero ito mga kaibigan, muntik ako malaglag sa upuan nung mabasa ko yung presyo ng tiles. Biruin ninyo, 75,000 pesos kada square meter ang gagastusin daw ng Senado para sa tiles. 75,000 pesos bawat metro kwadrado na tile? Ano yun? Joke? Kahit sino, tingin ko ay malalaglag ang panga sa presyo ng luxury tiles na gagamitin dito. Saan pa kaya gawa ang tiles na yan?
Mas matibay ba yan sa ating world-class na Romblon marble na di hamak na mas mura? Ngayon, sinasabi pa na kailangan pa ng dagdag na 10 billion para makompleto ang building. Isang tumataginting na 23 billion pesos. Alam po ninyo, ang budget para sa lahat ng hukuman sa buong Pilipinas itong 2024 ay nasa 57.8 billion. Ibig sabihin, halos kalahati ng budget para sa libo-libong korte ang gagastusin para itayo ang isang gusali. Hindi po ito joke, no? At hindi rin po ito makatarungan. Seryosong tanong, mga kaibigan. Kailangan ba talaga ng bayan ang bagong Senate building na aabot sa 23 billion pesos? Kukunin ang bilyones na ito mula sa kaba ng bayan na galing sa buwis na bunga ng ating dugo, pawis at luha. Napakalaking halaga ito, lalo na sa panahon ngayon na maraming Pilipino ang nagdurusa sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin at walang trabaho. Sa halagang ito ay libo-libong Pilipino na ang mabibigyan ng ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Kabilang na riyan ang mga buntis at mga nagpapasusong mga ina na isinama na bilang four-piece beneficiaries. Pwede rin sana itong gamitin sa Tupad Program para mabigyan ng pansamantalang trabaho at ikabubuhay ang mga kababayan natin na walang hanap buhay. At maraming senior citizen, sana ang mabibigyan ng mga libreng bakuna laban sa iba't ibang sakit gaya ng pneumonia at flu. Hindi lang yon, makakatulong din ito sa napakaraming mga jeepney driver na tinamaan ng modernization program ng pamahalaan. At malaki rin ang mababawas sa shortage ng classroom. Alam naman natin, talagang malaki ang kulang ng classroom. Opo. Para ginamit ito sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa ating mga pampublikong eskwelahan. Ilan lang ito sa mga serbisyo ng gobyerno na maaaring paggamitan ng nasabing pondo kung tama lang ang prioridad at masinop sa paggastos ang gobyerno. Mga kaibigan, nakakalungkot talaga na nadawit ang Senado sa ganitong kontrobersya at ang ilan sa miyembro nito ay nagsasagutan sa isyu ng pera. Kilala ang Senado sa pagiging oversight at watchdog, lalo na pagdating sa pondo ng gobyerno. Kapag may anomalya sa paggamit ng budget, sila dapat ang nandyan para silipin ito. Kaya isa lang po ang masasabi ko, kitang-kita ang importansya ng ating boto. Dapat seryoso tayo sa pagpili ng mga senador. Dapat tayong pumili ng mga senador na mapagkakatiwalaan natin sa ating pera, na siseryosohin ng pagiging bantay at tagapagtanggol ng kaban ng bayan. Ang pinaghirapang pera ng bawat Pilipino ay dapat siniseryoso. At hindi ito joke, no? Back to you. Ayun, alam mo, Attorney Chel, ano, ma-segue ko lang yung ditong part na binanggit mo tungkol dun sa tiles. Nagulat ako, may ganun palang kamahal na tiles. Saan kaya yung materialis na yun galing? Saan gawa? At pwede ba yung iisanla? Okay, natanong yun. Baka naman yan ay gawa sa Italiano gold? Ay, joke lang po. Pwede ko kayang kot-kotin yun. Baka mayroon nga.